sa mga kamani magnet, narito na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. Kung sa bahay mo ay ramdam mo ang bigat ng sistema sa buong kabahayan at napakaraming negative energy, pati ang iyong anak at asawa ay nasasakloban na ng negative energy, o maging ikaw ay hindi na maganda ang pakiramdam at ramdam mo ang bigat, para kang laging hapong-hapo, lagi kang nakakaramdam ng pagod, anxiety, stress, at depression, alam mo ba ang magandang pangalis ng lahat ng bagay na yan na bigat ng pakiramdam, kamalasan, at negative energy, negative vibes pati sa anak at sa asawa ay kalamansi lamang na nilagyan ng asin. Ang kalamansi ay nag-aalis ng alat ng pagsasama, nag-aalis ng pangit na pakiramdam, nag-aalis ng masasamang mga pag-uugali. Magagamit natin to upang makatulong para ang ating mga anak ay bumait, ang ating mga asawa ay bumait, tayo ay makaramdam din na magandang pakiramdam at matanggal at alisin ang lahat ng klaseng negative energy sa loob ng bahay. Asim ng kalamansi at alat ng asin, kapag pinagsama, talagang walang matitirang negative energy sa buong kabahayan. Simple lang naman ang gagamitin natin. 6 na kalamansi at lalagyan lamang sa loob, hihiwain sa gitna at lalagyan lamang sa loob ng asin. Pagkatapos, yung 6 na kalamansi na yan ay ilalagay mo sa isang malinis na lalagyanan. Tandaan na kapag ginawa natin to, gagawin lamang natin to ng Thursday o kaya ay Friday, sapagkat ang Thursday at Friday ang pinakamabisang gumawa ng ritual. At gawin natin to ng umaga kung saan sumisikat ang araw upang ang sikat ng araw at naliliwanagan ng ritual na ginagawa natin ay lalo itong mas magbibigay ng bisa. Pero kung karamihan sa atin ay nagtatrabaho at walang oras sa umaga, pwede mo naman siyang gawin sa gabi. Basta't magsindi ka lang ng kandila para yung liwanag na nagmumula sa kandila ang magsisilbing liwanag para maka-attract ng enhanced ng energy para sa ritual ng ginagawa mo. Siyempre, mas mainam na tumapat ka sa silangan kung saan sumisikat ang araw para nasisikatan ng araw ang ritual na ginagawa mo. Walang problema kung hindi sumisikat ang araw dahil nakasarado ang part ng silangan. Basta't ang mahalaga, sa silangan ka pupwesto dahil ang silangan ay pagbagong pag-asa, bagong buhay at bagong liwanag sa atin. Pagkat pag ikaw ay napuesto sa kaliwa, alam nyo bang ang kaliwa o ang tinatawag na kanluran ay paglubog. Kaya't ayaw na ayaw natin ang paglubog ng ating pangkabuhayan. Paglubog ng ating buhay, gusto natin ay ginhawa. Kaya't sa silangan ka pumuesto pag ginagawa mo to. At yung 6 na kalamansi na nilagyan natin ng asin ay ilalagay mo lang sa isang basong malinis katulad niyan. Pag inilagay mo, kagamitin mo ang kanang kamay dahil ang kanan ay swerte, ang kaliwa ay negative. Ayan po. Ayan. Meron na tayong 6 na kalamansi na nasa baso. Saan naman natin to dapat ilagay? Unang dapat mong paglagyan ay walang iba kundi sa kwarto ng iyong anak. Gusto mo bang yung anak mo ay maging masunurin? Yung maging masipag mag-aral, susunod sa iyong sinasabi at makikinig sa iyong tinuturan? Kung gusto mo ng isang mabait na anak, ilagay mo to sa gilid ng kanyang higaan. Sisipsipin ito ang lahat ng mga bad vibes, bad energy na meron sa iyong anak. Kung kaya't ikaw ay magkakaroon na ng isang anak na mabuti, masunurin at mapagmahal. Kung ang problema mo naman ay yung asawa na laging nambababae, nagsusugal, sugarol na, lasinggero pa, ay talagang sobrang malas nga niyan. Alam mo bang ang pagsusugal at pag-iinom at pagbibisyo ay negative energy? Kaya kailangan natin ng
asin na may kalamansi, kalamansi na lalagyan ng asin para yung negative energy sa asawa mo ay masip-sip at ma-absorb. Para sa ganun, hindi na siya magsugal, mabago yung pag-uugali niya at maging maganda ang pagsasama niyo. Kadalasan kasi, ang dinudulot ng pag-aaway ay mga maling gawain ng ating mga asawa. Diyan nagsisimula ang pagtatalo-talo at pag-aaway. Minsan naman, ang mga bagay na yan, kaya nang nararanasan at ginagawa ng asawa mo dahil sa pinapasukan siya ng mga negative energy o mga negative vibes o bad spirit. Kaya't mainam na makakatulong ang kalamansi at asin para mabago ang kanyang pag-uugali. Ilagay mo to sa gilid ng kama kung saan natutulog ang asawa mo. Kung ang buong kabahayan mo naman o buong kwarto mo ay gusto mong matanggal ang negative vibes, sa ilalim ng kama mo naman siya ilalagay. Halimbawa naman, kung ikaw naman ay may problema, hindi ka makatulog, palagi kang hirap matulog, parang masakit yung ulo mo, lagi kang hapo, nakakaramdam ka ng stress, nakakaramdam ka ng anxiety, alam mo ba kaya nagiging magbigat ang pakiramdam natin dahil sa sobrang dami ng negative energy na nababalot sa atin? Kaya tanggalin mo rin yan. Kung ikaw naman ay may problema, ilagay mo to sa gilid ng higaan mo. Kung saan ka nakapwesto, sa gilid nun, dito mo ilagay ang kalamansi na may asin para mag-absorb sa katawan mo ang mga negative vibes at negative energy na nagpapahirap sa'yo. Kung ang buong kabahayan mo naman ay gusto mong maligtas sa negative energy dahil wala ka naman problema sa anak mo, dahil mabait naman ito, mabait yung asawa mo at hindi ka naman sumasakit yung ulo mo, hindi ka naman nakakaramdam ng stress, pero gusto mo namang mailigtas ang buong kabahayan sa negative vibes at negative energy. Kung ganun ang gusto mong mangyari, maaari mo itong ilagay sa labas ng entrance door o sa labas ng pintuan. Kapag kasi pinuwesto mo to sa labas ng iyong pintuan, ay masasagap nito ang mga negative energy na gustong pumasok sa iyong tahanan. Kapag nasagap nito ang mga negative energy at negative vibes, hindi natutuluyan makakapasok sa iyong tahanan. Kung kaya't ang positive energy ay kaya ng magpaikot-ikot at magpainog-inog sa buong kabahayan. Ang kalamansi kasi at ang asin ay napakabisang sumipsip ng lahat ng klase ng negative energy na meron sa iyong tahanan. Kaya't mas mainam na meron din tayo nito. Aanhin mo yung dami ng pera. Kung sobrang dami namang negative energy, magiging mabigat ang pakiramdam mo nun. Magiging kamalasan din ang mangyayari sa buhay mo nun. Mabilis din pag pumasok yung pera, mabilis din mauubos kapag maraming negative vibes, negative energy sa bahay. Alam mo bakit? Kasi kapag kumita ka ng pera, ubos agad yan dahil igagastusin mo sa pambayad sa ospital dahil merong nagkakasakit. Gagastusin mo pang therapy mo dahil masama rin yung pakaramdam mo. Tapos sunod-sunod yung problema na hindi mo alam kung saan ang gagaling, kaya nauubos yung pera mo. Yan ay sanhi ng mga negative energy. Kaya tanggalin natin ang lahat na klase ng negative energy sa bahay natin sa pamamagitan ng kalamansi at asin na sisip-sip ng mga bad energy sa loob ng tahanan mo. Tapos, kung tapos mo na itong gamitin, kailan ba natin ito i-dispose? Diba, may asin? Palagi kong sinasabi, kapag mag-dispose tayo, ay kapag merong asin, papansinin at titignan nyo kung tunaw na yung asin. Kapag tunaw na kasi yung asin, ibig sabihin, naka-absorb at nasip-sip na nito ang negative energy. Kaya pwede mo na siyang palitan ng panibago. Siyempre, dahil yung kalamansi, huhugasan mo lang, pwede mo na ulit lagyan ng panibagong asin. Okay? So, ang kalamansi ay pwede ulit gamitin, pero yung asin, huhugasan sa pubuksan mo yung gripo at patutuluin mo, hugasan mo lang yung mga tunaw na asin. Hugasan mo na rin yung kalamansi at lagyan mo ng panibagong asin at ilagay mo sa panibagong pwesto dun kung saan mo nilagay, kasi babalik mo to palagi dahil dapat meron ka nito lagi sa bahay mo para walang mga negative energy. Ayaw na ayaw natin ang mga negative energy sa loob ng ating bahay. At yun nga mga ka-money magnet, ang pampaswerteng na ibibigay sa atin ng kalamansi at asin. Tandaan lamang na ang mga bagay na to ay gabay lamang.
manatili pa rin tayong nananalangin, una, sa poong may kapal. Pangalawa, magkaroon tayo ng positibong isipan. At syempre, kumilos at magtrabaho para tayo ay magtagumpay. Maraming maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe, i-like, at i-share ang video ito. Thank you very much!